Napakas. Oo, napanampo ko. After two years, ban na po ko sa ating bansa. Ang policy pronouncement ng ating Pangulo. At kinakamayan ko nga siya kanina. Mahigpit niyang kinabayan ako. At sabi niya, nakikinig ako. Nakikinig ako kayo. Sa close to show na ang ating Pangulo nakikinig. At naririnig ko yung sentimento ng tao. Kanina, in-elaborate pa. Human trafficking, money laundering, at yun yung kanyang grand finale. At nakita naman natin, dalawang beses binigyan siya ng standing ovation ng kasambahan. Kaya ako, papasalamat ako sa kanya. At pinakinggan niya tayong lahat at sa kasambahan ng bo. Yung kinamayan kung nakikinig ako bago ang show na o after? After. Linapit ang posisyon. Thank you. Sabi niya, banda. Sabi niya, kikinig ako. Kaya kikinggan kita. How about sa West Philippine Sea? Ako very decisive yung kanyang pronouncement doon. At kita naman natin, standing ovation. At importante yan. Importante tayo maritim ng China na paninindigan tayo, hindi natin ibibigay ang West Philippine Sea, hindi natin pababayaan ng West Philippine Sea. Kahit na mas maliit tayong bansa, pero maninindigan tayo. Akin, para sa akin, napakagandang mensahe yan dahil kailangan din malaman ng China yung ating salubin, yung ating stance dito sa West Philippine Sea at dapat respetuhin nila yan. So sa energy at sa infrastructure, hindi kayo nakukulangan? Well, maganda yung mga nasabi ng ating Pangulo. Of course, ongoing yan sa energy, sa infrastructure. Maraming pa dapat gawin dahil ang presyo ng, hindi lang presyo ng bigas sa mataas, presyo ng kuryente rin mataas. So marami pang dapat ayusin dyan. Pero alam nyo, sa zona talagang sinusubukan ng Pangulo sabihin lahat. Pero para sa akin, yung pinakamahalagang bagay, Pogo, West Philippine Sea, yan na bigyan nila. Sir, despite yung reaction ng Pogo sa bagay ng Pogo. I think, sabi ko nga kay Senri sa kanina, nasusap kami na yung mga ginagawa natin, hindi nasayang dahil mismo ang Pangulo ay nakikinig yung kanyang mga analysts, yung mga nakapaligid sa kanya, nakikinig. At itong mahabang investigasyon, at especially yung mga nag-raise, sabi ng PAO, PNP, hindi nasayang yung kanilang misbuhay na pag-raise. So, hindi lang naman sa amin yun. No? Maraming tao nagtulong-tulong para maibulgar yung mga ginagawa. Tuloy pa yung hearing, sir. Tuloy namin dahil hindi pa natin nahahanap yung mga mastermind kaya tutuloy natin. Well, ang Pangulo natin pinag-aaralan niya. Siyempre, tinitignan niya yung mga tao mawawala ng trabaho, yung kita, doon sa hearing, sinabi naman na ang ganibang economic managers at sabi, walang kabutihan ko sa atin. At lahat ng kanyang kabinete sinasabi na until end of the year na rin. Tama naman yun. No, tama naman yun. Para kasi siyempre may mga nagtatrabaho rin ng mga kababayan natin. So, dapat rin pa. At hindi namin sila papabayaan na alagaan. Well, yung pagpanggit niya sa West Philippine Sea na atin ito, umayo kami lahat. Ano yun naman yung position ko dyan sa West Philippine Sea? I'm a rabid supporter of the Air Force of the Philippines. Sumisigaw ako noon, laban! Huwag tayong matakot, Mr. President! At talagang pinalampakan ko namin siya. And of course, the Pogo. Yung pagtanggal ng Pogo, congratulations to the Republic of the Philippines. At least, kukunti na po itong mga kasong kidnapping, trafficking of women and children. At least, pag-ban na yan. Pag meron tayong makita ganito, kasi may fires activities, mauhuli ka agad. May susubong ka agad natin. Hindi na pwede nila sabihin na dahil may permit sila, pwede po sila mag-operate. Kung ban na po. Parang ano yan eh, yung isabong, di ba? Yung binan, nawala na yung kidnapping ng mga sabungero, nawala na itong mga ginagawa nila illegal activities. Kaya, thank you Mr. President, dito sa mga ginawa mo mga. Paano natin nirelate kung 1 to 10, how is this step? Itong tsota ngayon pa po. Maganda. I would rate it at 9. I rate it at 9. Okay, thank you sir. Thank you. Well, thank God their days are numbered. And we thank the president for heeding the call.
not only of his cabinet officials, not only of the economic managers, not only of the law enforcers, but also the Filipino people, dahil nakita na ng taong bayan yung kalagiman na dulot nito for so long. And so we thank the president for heeding the call of the people. Mm. This is for the best, and I'm sure, as the, what the president made mention a while ago, naniwala siya doon sa recommendation ng napakarami limpak-limpak ng mga grupo at sektor, negosyante, kapulisan, DOLED, NEDA, DOF, etc. na the benefits, the cost outweighs the benefits of having POGO in our country. Confident kayo sa timeline para sa mga magkakaroon? I am confident because I don't really believe the numbers being thrown at us dun sa 250,000 workers. Wala, no? I think pinakamadami na, nasa 20,000. And we have spoken with DOLE officials. I was with Secretary Benny Laguesma this morning, and I asked him if they are ready in case, because I was really hoping and praying that the president will mention what he mentioned a while ago. So I'm glad that they're ready about it. Sir, how kailangan pa rin ipasa yung against POGO? I would love to, because not only I'm shooting for the banning of POGO, but all online gambling, no? Na umiiral. Kasi when you look at the charter of PAGCOR, I was still here, a member of the House of Representatives when we passed the new charter of PAGCOR. Hindi naman po kasama talaga yan, no? Hindi pa ganun sila ready doon sa teknolohiya na dadating at kung paano nga ito ma-re-regulate. Puntahan natin, for instance, yung problemang naganap doon sa e-sabo. If there's one thing that I love na ginawa ng previous administration ay yung pag-ban doon sa e-sabo. Bakit? Nakita na natin, mga kapulisan, mga kabataan, 13, 14 years old, may 500,000 na nautang, and hindi nakokontrol ng mga magulang doon sa bahay nila dahil hindi mo naman alam, no? Nakapasok na sa loob ng bahay mo yung evils of online gambling. So, for me, it's important na matakel itong measure that we are pushing in the Senate, and hopefully we'll be able to get the nod of my colleagues, not only in the Senate but also in the House of Representatives, na kung hindi man i-totally ban yung online gambling, mag-pause lang tayo at aralin, ready na ba talaga tayo? Because even the law enforcers, PAGCOR himself, hindi nila alam kung paano i-re-regulate ito, no? Sa sabungan, pagka merong isang na-addict sa sugal, hindi na ito papapasukin eh. Sa mga kasino, ganun din. Pero sa online gambling, anong klaseng regulation ang pwede natin gawin para masiguro na yung mga kabataan, minors, at yung mga nalulong na sa evils of gambling ay mapipigilan pa. Sir, yung policy statement ng Presidente about POGO, what does it say about him sa lead? That he listens to the people, he studies and assess the reports being given to him, not only by both houses, the HOR and the Senate, but also his cabinet officials. NEDA has spoken, DOF has spoken, even the PNP has spoken, so I think he listens, and it's definitely based on sound data that was reported to him. So we commend the position and the decision of the president. At mukhang pinapakinggan ng ating pangulo yung ating hinanain. Unang-una nga pagdating sa sektor ng agrikultura, yun ang inuna niya, dahil pagkain, taas ng presyo ng bilihin, at kung anong kanyang mga solusyon. Pero higit sa lahat, yung pinag-usapan din niya ang teritoryo natin, na pinaninindigan niya ang ating teritoryo, at ibinaban na niya sa wakas ang mga POGO. Illegal man o legal, stop operations by the end of the year. And we're so very hopeful and happy about that. I'm sorry, late. Yung reaction niya lang doon sa standing ovation, pag-ban ng pag-ban sa POGO. Oo. Unang-una, yung kanyang speech nga, sabi ko, ay binigyan tayo ng pag-asa. Sapagkat mukhang pinakikinggan talaga ng ating Pangulo ang ating hinanain.
Unang-una, pinag-usapan niya yung taas ng presyo ng bilihin, yung sektor ng agrikultura, kung sino na ang napamahagian ng tulong ng gobyerno. Pinag-usapan din niya ang edukasyon, infrastruktura, pero higit sa lahat, ang ating teritoryo at ating pinaninindigan kung ano ang atin. At syempre, yung pinakamasaya kami, yung ibaban na ang Pogo. Sapagkat yung Pogo ay nagiging pugad ng krimen at kriminalidad. Ngayon, ang Pangulo nagkaroon ng political will ikumpara sa mga nakaraan na ngayon sinabi niya banned na ang Pogo itong December. Ma'am, kung bibigyan niyo ng grado yung Pangulo, 100 po ang pinakamataas. Ano kung bibigyan niyo? 99.8. Alam mo bakit? Kasi yung point, yung natitirang 2%, hindi namin marinig eh. So parang may feedback dun sa loob. Pero para sa akin, maganda dahil komprehensibo, hindi lamang kung ano ang plano, kung hindi anong nagawa. At higit sa lahat, hindi tayo nagmukhang duwag. Overall, your assessment of President Romo Marcos? Natuwa ako sa kanyang sona. Para sa akin, tapat, makatotohanan at komprehensibo. Yung kanyang talumpati, tinalakay ang maraming mahalagang bagay na nararamdaman ng sambayanan. At natuwa rin akong inuna niya. Ang talumpati niya kaugnay sa agrikultura, presyo ng bigas, at tinapos niya siyempre sa isu ng Pogo. Para sa akin, naging tugma din ito sa binanggit kong pananalita kanina umaga. Dahil ang tutok ng talumpati ni Pangulong Marcos para sa akin ay tungkol sa pagpapabilis, pagpapagaang, at pagpapadali sa pasanin at buhay ng tao. Pagpapabilis sa transportasyon kung saan binanggit niya ang ating mga paliparan, highway at tulay. Pagpapagaang ng pasanin ni Juan de la Cruz kaugnay sa presyo ng bigas, kuryente at gayon din sa ating mga OFWs at mga naghahanap ng trabaho dito man o sa ibang bansa. At gayon din para sa akin ang pagpapadali din ng pagkakaroon ng access natin sa kalusugan at medical na tulong. Dagdag pa rito para sa ating mga guro at gayon din sa ating learners na 0 to 5 din. Para sa akin, kunin natin kung ano makukuha natin kesa naman magreklamo pa at magreklamo tayo sa isang bagay na binigay na nga ng Pangulo. At binati ko rin si Senators Wynn at saka Risa sa kanilang walang kapaguran sa pagsulong dito sa isyong ito. About the West Philippine Theater, your reaction dun sa emotional feature? Well, sang-ayon ako sa Pangulo. Importante at mahalaga na huwag natin bitiwan ang ating karapatan kaugnay sa ating pag-aari. Pero kasabay din ito, marapat na dapat gawin natin ang ating makakaya para maayos ito ng mapayapa gamit ang tinatawag nating rules-based engagement sa ating mga kapitbahay kaugnay ng pag-aari at pananaw at paniniwala nating atin na West Philippine Sea. Senator, inuuna ho niya yung food security sa agriculture natin. Sa tingin niyo, ano pa ho ang may kompleto na ba o kulang para mas mapangat pa ko yung food security na? Well, hindi lang niya inuna. Ginugulan niya na mahigit 10 minuto, binilang ko, ang kanyang talumpati kaugnay sa presyo ng bigas at sa agrikultura at iba't ibang aspeto nito kabilang na ang tulong na ibibigay sa ating mga magsasakat mangingisda at dagdag pa doon ang patubig na kinakailangan at napakahalaga naman talaga para sa ating mga magsasakat. So you're fully satisfied with the president's zone or are there things gusto niya sana madinig? Ulitin ko ang sinabi ko bago ko nadinig ang talumpati ng Pangulo. Natuto na ako makalipas ang 23 sona na huwag pangunahan ang talumpati ng Pangulo. Intayin ito, pakinggan, at tulad nga ngayon ay komentaryuhan ang kanyang talumpati. At gaya ng sinabi ko sa simula, tapat ang kanyang talumpati, makatotohanan ang kanyang talumpati, bagaman masakit mismo sa gobyerno niya ang pag-amin na mataas ang presyo ng bigas, na mataas ang presyo ng bilihin, na tila may issue tayo sa kuryente, at para sa akin, komprehensibo niyang tinalakay ang bawat issue na kinakaharap ng Pilipino sa ngayon. Kabilang na nga, at tingin kong magiging headline, ang Pogo. Ano ang reaction niyo na kayo ay kasama ngayon? As first president ngayon, kayo ang unang nakasama po rito. Kasama ng president. Well, marami akong una nitong mga nagdaang linggo. Unang pag-attend ng pagpirma ng Pangulo, unang pag-attend ng LEDAC, unang pag-attend ng Vandenur, at una kong pag-attend ng SONA na ang nakikita kong tanawin ay ang likod ng Pangulo. Salamat. Thank you, sir.